Hello ka-OFW, today's vlog, ano ba yung mga bad attitude ng mga Israeli? Na-feature yung isang vlog ko ni Sir Sangkay Janjan TV about sa totoong ugali ng mga Israeli. Positive yung mga sinabi ko doon. And then, thank you pala sa kanya dahil naipalabas niya sa madlang people yung aking video. Anyway, nagbasa-basa ako ng mga comments doon at may dalawa akong na-notice. Hindi naman sila negative pero tama naman sila. Ito yung unang nabasa ko. Ang sabi niya, may mga manyak din na Israeli. Galing ako dyan sa Israel. Amo kong babae ang mabait. Mabait sila dahil kailangan nila tayo at kailangan natin sila. Siguro ito ko, Paul, yung kanyang naging employer. Yung lalaki, manyak daw, at yung babae is mabait. Totoo naman na may manyak na Israeli. Pero i-share ko rin yung experience ko. Unang-unang employer ko, is matandang lalaki. Dialysis patient siya. Malakas pa siya ang maglakad, pero uuga-uga na. Ngayon, minsan nakita ko siya na nanonood ng adult movie. Talagang sinadya niya na buksan yung pintuan ng computer room niya kasi malapit lang sa kwarto ko yung computer room niya para makita ko yung pinapanood niya. Nung makita ko ngayon, kagad akong pumasok sa kwarto, nilak ko yung pinto na dating hindi ko naman ginagawa. Tapos tinawagan ko yung aking agent at sabi ko sa agent ko, i-release mo ako ngayon din. Ang tanong ng agent ko, bakit? Nasabi ko, kasi nanonood ng adult movie yung employer ko. Tinawanan ba naman ako? Sabi niya sa akin, kung tatangkain kanyang gahasain, itutulak mo siya, hindi ba siya matutumba? At kung matutumba ba siya, kaagad ba siya makakatayo? Napaisip ako, oo nga naman, no? Kung sakali man hindi siya kaagad makakatayo, itatayo mo pa siya, tutulungan mo pa siya makatayo. Yun, hinayaan ko na lang siya, ganun. Pero yung iba, ang mga caregiver na ikukwento nila, minsan kasi pag matandang lalaki na yung mga alaga, may Alzheimer's, may dementia, minsan nahihipuan sila sa puwet or sa dibdib. Siyempre mapapasigaw daw sila pero hinahayaan na lang nila kasi nga wala na sa tamang pag-iisip. May nagsabi nga sa akin eh, sabi niya, kung gusto mo daw na humaba ang buhay ng employer mo kung matandang lalaki, pahipo mo daw lagi yung puwet mo. Pero joke lang yun. Yun. Tapos, about naman dun sa mabait sila dahil kailangan nila tayo at kailangan natin sila. Dito, kapag namatay na yung alaga, nagkakaroon ka ng lamat dahil sa anak. Kasi dito, pag namatay ang alaga mo, may makukuha kang benefits. Parang separation pay namin. Ngayon, siguro sa tagal ng pag-work mo sa kanila, yung benefits na ibibigay nila, medyo malaki. Kaya nasi-shock sila. Minsan, nauwi sa lawyer, magpapa-lawyer sila. Pero in the end, babayaran naman nila yon kasi karapatan natin, karapatan ng isang caregiver, yung separation pay na yon. Pero, may galante na employer. May kilala nga ako, namatay yung amo niya, tapos yung benefits na na-compute is more than 100,000. Binigay nila yon 100,000 shekels. Tapos, nagbigay pa yung anak ng amo niya ng 20,000 shekel na bonus. O, diba? Sana all, no? Yun. Sabi ko nga, may kuripot, may galanting amo. Ito yung pangalawang comment. Ang sabi niya, hindi lahat meron akong kilala na di nananakit ng pisikal. Pero ang trabaho, halos isulit ang ipinapasahod. Inuulit, di lahat mabait. Tama naman siya kasi may mga employer na do this, do that. Siguro bata pa or pamilya ang employer niya. Pero sa ganitong pagkakataon, pwede ka naman magpalit ng employer kung ayaw mo. Pwede kang humanap ng trabaho na magaan para sa'yo. Mag-meet ka ng ibang employer. Hindi ka naman nakakulong sa isang employer lang. Pwede kang magpalit. And yun, para sa akin naman, kung hindi life-threatening yung trabaho, on time kang magsahod, hindi ka ginugutom, at importante, nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi, okay na yun. Kahit pagod yung katawang lupa mo sa umaga, at least sa gabi, walang istorbo, nakakapagpahinga ka. Yun, sabi ko nga, walang perpekto, hindi sila perpekto. May mabait, may masungit, may maldita, may kuripot, may galante. Yung mga ugali ng Hudyo.
Tapos meron pa silang isang bad side. Ang akala nila, dahil workers kami dito, ang akala nila sa Pilipinas is old fashion pa. Ang hindi nila alam, modern na yung lifestyle natin doon. Yung ang pinakamalaking mall sa buong mundo is nasa Pilipinas, di ba? Yun, yun yung mga ibang bad side ng mga Hudyo. Pero at least hindi sila nananakit. Hindi sila natatangkang saktan ka or i-rape ka. Yun yung pinaka-importante. Yun, sana may natutunan kayo about sa Israel. Sana i-like nyo yung video kung nagustuhan nyo yung video. And paki-subscribe na rin channel ko for support. Thank you in advance. God bless.